Sila ay kilala bilang Panda Bear, Bamboo Bear at kung sa Chinese ay tinatawag silang Daxiong Mao na ang ibig sabihin ay malaking bear cat. Ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa mga giant panda. Pero bago nating pag-usapan yan ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated ka pa sa future upload natin. Ano pang hinihintay mo? Let's go! Ang mga giant panda ay may mga itim at puting marka. Mayroon silang mga itim na patch ng mata, tenga, balikat, dibdib, binti at paa. At ang natitirang bahagi ng kanilang katawan ay kulay puti. Ang kanilang balahibo ay siksik at ang mga ito ay mabibigat na binuo na may isang malaking ulo at bilog na tenga. Mayroon silang haba ng katawan sa pagitan ng 1.6 at 1.9 meters, habang ang kanilang buntot ay may haba sa pagitan ng 10 at 15 sentimetros na may bigat sa pagitan ng 70 at 125 kilograms. Sila ay mahuhusay na mga climbers dahil mayroon silang hindi pangkaraniwang paa at daliri na nagbibigay daan sa kanila na maging napakahusay. Sila ay matatagpuan lamang sa mga bamboo thickets sa taas na pagitan ng 1,200 at 3,500 meters sa mga mountainous regions of Southwest China. Sila ay mga solitary creatures at mayroon silang mas maliit na mga teritoryo kaysa sa mga karamihan sa mga bear. Ang teritoryo ng mga kababaihan ay umaabot sa 4 to 6.5 kilometers, habang ang mga lalaking panda ay may teritoryo na mas malaki at nasasapawan ito ng maraming mga babae. Sila ay kumakain ng 30 species of bamboo, ang bumubuo ng humigit kumulang na 99% ng kanilang diet. Kumakain din sila ng iba pang mga halaman, karne, isda at itlog kung kinakailangan. Sila ay nangangailangan ng napakalaking halaga ng bamboo bawat araw upang tumugma sa kanilang energy requirements. Ito ay dahil ang kanilang pagtunaw dito ay hindi mabisa. Maaari silang kumain ng hanggang 38 kilograms bawat araw. At ang pagsasama ay karaniwang nagmumula Marso hanggang Mayo at pagkatapos ang average gestation period ay 135 days. Sila ay manganganak ng isa o dalawang cubs sa pagitan ng Agosto at Setyembre at kung minsan nanganganak din sila ng tatlo hanggang apat na cubs, ngunit bihirang higit sa isa ang nabubuhay. Ang mga anak ay pinanganak na mga bulag na may manipis na layer ng balahibo at may bigat ng 90 hanggang 130 grams. Nakapag-crawl sila malipas ang 75 hanggang 90 days at sa 6 na buwan ay nagsisimula na silang kumain ng bamboo at ang gatas ng kanilang ina ang kanilang pangunahing mapagkukunan ng nutrisyon sa kanilang unang taon. Sila ay mananatili sa kanilang ina ng 1 hanggang 2 taon at naaabot nila ang sexual maturity sa edad na 5 hanggang 7 taong gulang. At ang pangunahing mga predator ng mga giant panda ay ang mga tao at ang mga leopard ay tinatarget ang mga batang panda. At walang mga subspecies ang giant panda at sila ay kilala bilang simbolo ng Worldwide Fund for Nature. At noong 1984, ang US Fish and Wildlife Service listed the giant panda as an endangered species under the Endangered Species Act
at sila ay protektado rin under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora na isang kasunduan sa pagitan ng 175 nation na naglalayong illegal trade in endangered animal and plant species. At ngayon ay halos 300 giant pandas ay nasa captivity in Chinese zoo at tinatayang 1,600 ang natitira sa wild. At upang mapanatili at maprotektahan ang mga hayop na ito, ang Chinese government ay nagtabi ng halos 40 nature reserves na kung saan ang mga bamboo flourishes at giant panda ay malayang mabubuhay. Ang government ay naglagay din ng isang moratorium on logging in panda habitat. Nagpataw din ang Chinese government ng life sentences para sa mga convicted of poaching giant panda. At sila ay existed na mula noong Pleistocene era na halos 600,000 years na ang nakalilipas. At ayon sa mga scientists na ang mga giant panda ay kabilang sa bear family at raccoons family. Ang pinsan nito na red panda ay maraming katangian na pareho sa bear at raccoons. At kamakailan lang, ang DNA analysis indicates na ang mga giant panda ay mas malapit na nauugnay sa mga bears at ang red panda ay mas malapit na nauugnay sa mga raccoons. At alam nyo ba na ang unang European na nag-describe sa giant panda ay si David noong 1869 na ayon sa isang misyonerong Pranses at naturalist na nangangalang Perry Arman. At ang mga giant panda ay inahahalin tulad din sa ibang mga hayop kagaya ng brown bear, polar bear, sun bear, sloth bear, spectacled bear, Asiatic black bear at American black bear. Ang scientific name nito ay Iloropoda milanoloca na ang ibig sabihin ay large black and white herbivorous mammal. At iyan ang kwento at buhay ng mga giant panda. At kung nagustuhan nyo ang aking video ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at pwede ka rin mag-comment sa mga gusto mong sabihin sa video na ito. Kaya hanggang dito na lang, salamat at paalam!